Ipinagpaliban muna ang nakatakdasan ng pagkumpuni sa 2nd Mactan Bridge. Ito'y matapos umalma si Cebu Governor Gran Garcia sa naunang plano ng Department of Public Works and Highways Region 7 na isasara ang kalahating lane ng tulay na sisimulan dapat nitong Miyerkules. Nababahala raw ang gobernador sa malaking epekto maaaring itulot sa daloy ng trapiko kung pansamantalang isara ang kalahating lane ng tulay. Hindi rin umano ipinalam ng mga opisyal ng DPWH kay Governor Garcia ang naturang plano. Siya rin kasi ang chairperson ng Mactan Cebu Bridge Management Board o MCBMB. Una nga, ipangitaan na turon kung unsaon gyud nga dili kaayo grabe ang impact. Unang binuksan ang 2nd Mactan Bridge o kilala rin Marcelo Fernand Bridge sa publiko noong 1999 at ngayon ay 18 sa 20 rubberized expansion joints nito ang kailangan ng palitan. Higit 25,000 piso ang budget na inilaan mula sa Infrastructure Preventive Maintenance Fund ng DPWH para sa pagkukumpuni ng naturang tulay. Amo sa final itong among scheme sa traffic scheme namo para walay, kan ba, walay, sa nga nga kung kanyang, hindi mag-out ang traffic, pre-flow ang traffic na ito. Maging ang Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA, aminadong maapiktuhan ang mga pasahero ng paliparan na malimit dumadaan sa 2nd Mactan Bridge. Pero, tanggap din nilang kailangan na itong ayusin. Whether we like it or not, something which we cannot also forego, we have to repair the expansion joint.